Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si BALLSY, ang panganay ni Ninoy at ni Cory. 40 taon na ang nakalipas, subalit maliwanag na maliwanag pa rin sa isip ko ang nangyari nung gabi ng August 20 sa Boston. Ilang araw na akong nag-aalala sa maaaring mangyari sa ama kong si Ninoy Aquino pagtungtong niya sa Maynila. Maghahating gabi na nung Sabadong yun sa Boston. Linggo na dito ng August 21. Malapit nang dumating yung eroplanong sinakyan ni Ninoy. Bago siya umalis, pinaliwanag niya sa amin kung bakit kailangan niyang makabalik. Malaking-malaki na ang problema ng bayan at ang paniwala niya, mas makakatulong siya kung nasa Pilipinas siya. Pinag-usapan naming pamilya ang maaaring gawin ng gobyerno sa kanya. Sinabi niya na malamang aarestuhin na siya sa airport pa lamang kasi isa siya sa mga matinding kritiko ng Pangulo noon. Nasabi rin niya na maaaring mapatay siya. Dahil daw na heart attack na siya, pwedeng lagyan ng una ng mukha niya at daganan para hindi na siya makahinga at palabasin na lang na inatake siya sa puso. May nagsabi din na hindi maaalis ang posibilidad na barilin siya pagdating niya. Sinubukan ng marami na pigilan siyang umuwi kasi tahimik na ang buhay namin sa Boston. But he said he will not be able to live with himself knowing he could have done something and he didn't even try. Kaya nagsuot siya ng bulletproof vest at naisip din namin na yung mga tiga-media galing sa iba-ibang bansa maaari din magsilbing karagdagang proteksyon. Dahil hindi ako makatulog, pumasok ako sa kwarto ng ina kong si Cory. Sinabi ko sa kanya na hindi ako mapakali, kaya tatabi na muna ako sa kanya. Siya rin pala, gising na gising din. Pareho kaming kinakabahan at hindi makatulog, nag-aantay ng balita galing sa Maynila. Hindi nagtagal, nag-ring yung telepono. Ako ang malapit, kaya ako ang sumagot. Kaka-hello ko pa lang nung nag-aapurang sinabi nung isang Hapon na reporter na siya daw ay tiga Kyodo News Agency at gusto niyang malaman kung totoo na nabaril si Ninoy Aquino at napatay. Parang biglang huminto yung puso ko. Sinubukan kong tanungin ng mahinahon kung saan niya nabalitaan yun. Kasalukuyang kumakalat daw yung balita. Nakatingin si Cory sa akin nung mga sandaling yun at nung sinara ko yung telepono, tinanong niya kung sino yung tumawag at kung ano ang sinabi. Kahit na akala ko na kalmado ako, naramdaman niya na may masamang nangyari. Sinabi ko na isang Hapon na reporter yung tumawag kasi nabalitaan niya na nabaril si Ninoy. Hindi ko na sinabi na tinanong niya kung totoong napatay nga si Ninoy. Sa mga sandaling yon, pumasok si Noynoy sa kwarto para sabihin na may balita siyang nadinig sa CNN, pero hindi pa daw kumpirmado. Tinawagan ni Cory yung kaibigan namin sa Associated Press, si Arnold Zeitlin, para tanungin kung may balita na siya tungkol kay Ninoy. Sinabi ni Mr. Zeitlin na wala pa siyang natatanggap na balita. Ang katotohanan, alam na pala niya, pero hindi daw kinaya ng puso niya na sabihin yung nangyari kay Cory. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang mga tawag sa telepono. Ang nagkumpirma na wala na si Ninoy ay si Shintaro Ishihara, isang politikong Hapon na matagal ng kaibigan ng mga magulang ko. Sinabi niya na tinawagan siya ni Kiyoshi Wakamiya, isang manunulat na kasama sa eroplanong sinakyan ni Ninoy. Pumasok si Cory sa banyo at pagkaraan ng ilang minuto, kalmado niyang sinabi sa amin nila Pinky, Noynoy, Viel at Chris na wala na kaming magagawa sa mga sandaling yon kung hindi lumuhod at magdasal. Kaya lumuhod kaming lahat at nagrosaryo. Summer sa Boston noon, pero alala ko nanginginig ako at giniginaw ng gabing yon. Sinabi ni Ninoy sa huling liham niya na wala siyang maiiwang kayamanan sa amin. Ang maiiwan lang daw niya ay yung pangalang inalagaan niyang panalitiliing malinis.
subalit hindi niya naisip na iniwanan din niya kami ng isang bagay na higit pa dun. Ito ay ang pag-asa na nanggagaling sa malalim na pananampalataya at tiwala sa ating Panginoon, na hindi niya tayo pababayaan at mananaig din ang tama, ang katotohanan. Ilang taong nakakulong si Ninoy, ilang panahon in solitary confinement, nahatulan ng kamatayan base sa mga inimbentong charges, inatake sa puso, halos numatay nung nag-hunger strike dahil pinanindigan niya yung kanyang mga paniwala at pinaglalaban. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa kahit kailanman. Hanggang sa huli. Dahil para sa kanya, the Filipino is worth dying for. Nung napas lang siya, nagulat kami sa dami ng nagising, nakiramay, nagdasal at nakipaglibing. Nung nawala na siya sa piling namin dito sa mundo, ilang beses din pinakita sa amin ni Ninoy, ni Cory at ni Noy-Noy na hindi sila nawala ng pag-asa na maaayos din yung mga problemang hinarap nila. Sa mga panahon ngayon, ilan na ang nagsabi sa akin na sayang ang lahat ng sinakripisyo nila ni Noy, Cory at Noy-Noy. Nasaan na naman daw tayo ngayon? At bakit nasira ng mga kalaban ang pangalan ni Ninoy, ni Cory at ni Noy-Noy? Sinabi ko na tinuro sa akin ng mga magulang ko na ang kabutihan na ginagawa natin ay hindi nawawala. Maaaring natatakpan o nakakalimutan, ngunit hindi nawawala. Sinabi ko rin na totoo, nakakalungkot na kung ano-anong kasinungalingan ang kinakalat ng mga kalaban. But I shared with them what keeps me hopeful. St. Matthew wrote that Jesus said, "Nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known." He goes on to say, "Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body." Sa huling paghuhukom, sa Last Judgment, turo nga sa atin, mahihiwalay ang mga matino at naapi sa mga sinungaling nagsamantala ng abuso at ng api. Kapit lang tayo sa pag-asa na mananaig ang katotohanan. Kahit wala tayong maihaharap sa salapi ng ating mga kalaban, kung tayo ay magtutulungan iwasto ang mga mali, kahit unti-unti, balang araw dadating din ang ating inaasam-asam. My heart is full, as well of the hearts of Pinky, Kiel, and Chris. Our spouses and our children. Full of love and gratitude. Thank you, Archbishop Sok. Thank you to our bishops and priests who concelebrated the Mass. And to you, our fellow Filipinos, who joined us today. When being seen with the Aquinos is not exactly in fashion during this time. Thank you for being one with us today. In remembering Ninoy Aquino. The man who dreamed the impossible dream. Running where the brave dare not go. To fight for the right, without question or pause, for the Filipino he believed worth dying for. Maraming salamat po.